Pray ng Panginoon sa umagang ito, mapagpalang umaga po sa lahat po ng sumusubaybay sa gawain ito ng morning devotion sa Facebook Live. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na binigay sa atin ng Diyos upang muli ay magkasama-sama na purihin at pasalamatan ang ating pong Panginoon. Tayo po ngayon ay nandito sa lugar po ng Doro Faith Church, Kawayan City, Isabela, District 9. At salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Sama-sama po tayong magbigay ng parangal sa ating Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Itinataas namin kayo, aming Diyos. Niluluwalhati namin kayo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong ginawa, sa inyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Oh God, hallelujah. You are worthy, Lord, of all the praises and honor. Jesus, Son of the living God, we honor you, we worship you. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo mawin sa Panginoon. Makilala ang Diyos. Buhay ko'y nang bago. Ginawang karapat dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay hindi mo masunod lang. Bagong buhay, O Diyos. Hallelujah. Pinagkaloob mo ninyo.
purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Muli, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay patuloy na pagsalamat sa pribileyong ito na minsan pa pong makapag-aral ng ipong mga salita, mga tutong, Panginoon, ng ipong katwiran upang sa gayon patuloy na lumago ang aming pong pagkakilala at ang aming pong pananampalataya sa inyo, O Diyos, at patuloy na ang buhay namin ay makasunod sa inyo pong dakilang kalooban. Hiniling po namin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Siya pong magpapaunawa sa amin sa inyo pong mga salita. Purihin kayo, O Diyos, nakilain po kayo sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. The Lord. Purihin ang Panginoon. Muli ay mapagpalang umaga po sa lahat po ng sumusubaybay sa live devotion po na ito. At salamat po sa Diyos sa pagkakataon na pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang muling makapag-aral ng kanyang mga salita. Na siya pong nagtuturo sa atin upang mamuhay tayo ng alinsunod sa kalooban po ng ating Diyos Ama. At ang ating pong pagkatao ay patuloy na maging kawangis o katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, isa sa malaking pagpapala na pwedeng matanggap ng isang tao sa buhay na ito o sa daigdig na ito ay yung magbago yung kalalagayan ng kanyang buhay. Ulit ko po, isa sa pinakamalaking pagpapala na maaring matanggap ng isang tao sa daigdig na ito ay mabago ang kalalagayan ng kanyang buhay. Kadalasan, pagka pinag-uusapan po ito, ang naisip po ng tao ay galing po sa mahirap, magiging mayaman. Hindi po yon ang tinutukoy po dito. No, pagdating sa buhay, hindi lang po yon ang usapin pagdating po sa buhay. Meron pong mas mahalaga doon na ang buhay po natin mula sa kadiliman ay patungo po sa kaliwanagan ng Diyos. Tayo po ay mga galing po tayo sa kadiliman sapagkat tayo po ay naging alipin po ng kasalanan at walang ni isa sa atin ang may kapangyarihan o kakayanan na lumaya dito. Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos sa aklat po ng Epeso, Kapitulo 2, talatang 1, babasahin ko po hanggang sa sumusunod po ng mga talata. Sabi pong gano'n, ano? Epeso, Kapitulo 2, talatang 1, at sabi gano'n, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Sino po ba ang binubuhay, yung buhay o yung patay? Yung patay po, siyempre. Tayo po ay mga patay. Binuhay niya tayo nang tayo'y mga patay dahil sa ating mga pagsalansang at kasalanan. Tayo pong lahat ay patay sa harapan po ng Diyos. Sa verse 2, binabanggit po dito na inyong nilalakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin na mga espiritong na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ganun din naman po, kabilang tayo sa mga anak ng pagsuway. Lahat tayo bilang isang taong makasalanan, masuwayin tayo sa Diyos. Hindi po tayo sumusunod sa kalooban po ng Panginoon kasi meron tayong sariling lakad. Meron tayong sariling direktiba para sa ating sarili na alam nating mabuti pero kapahamakan po ang patutunguhan po nito. Sapagkat hindi po natin alam ang kinabukasan, ni hindi po natin alam kung ano pong pwedeng mangyari sa hinaharap ang Diyos lamang po. Sa verse 3, binabanggit po doon, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman sa ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Kung ano po yung dinidikta ng ating pong laman ay siya pong sinusunod natin. Kung ano po yung tumatakbo sa ating kaisipan, ano ho? Kahit na ito po ay labag sa pamantayan ng Diyos, mga kapatid, ito po yung ating pong sinusunod sapagkat nabubuhay tayo sa ilalim po ng pamamahala ng ating pong sariling laman, no? At na sabing gano'n na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo'y noong mga katutubong anak ng kagalitan, gaya ng iba naman. Kaya isang malaking pagpapala na pwedeng matanggap ng sino man sa daigdig niya ito ay mabago yung kalalagayan ng kanyang buhay. Na dati siya ay patay sa harapan ng Diyos, ngayon siya ay buhay na dahil kay Kristo, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. At dati anak tayo ng pagsuway, ngayon
sinisikap na natin sa tulong ng Panginoon na patuloy humakbang sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Kung dati yung kagustuhan natin, yung ating pong nasusunod, ngayon po sa tulong po ng Panginoon, tayo po ay humahakbang na ayon sa kalooban po ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagsunod po natin sa kanya pong mga salita. Kaya isang malaking pagpapala po ito na pwedeng makamtan ng buhay ng isang tao na mabago yung kalalagayan ng kanyang buhay mula sa pagiging alipin ng kasalanan, mula sa buhay na madilim o sa kadiliman patungo po sa kaliwanagan ng Diyos. Kaya meron pong paalala sa atin si Apostol Pedro sa aklat po ng ikalawang Pedro, kapitulo 2, talatang 20. Ulit ko po, no? 2 Peter chapter 2 verse 20. Ito po ang binabanggit po ng salita po ng Panginoon. Sabing ganon, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan niya ng kaysa ng una. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang paraan lamang po para makatakas ang isang tao mula sa pagkahawa sa sanlibutan, mula sa kasamaan ng sanlibutan, walang iba kundi yung pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi walang ibang makapagpapalaya sa isang tao mula sa pagiging alipin ng kasalanan, alipin ng kanyang sarili at kasamaan ng sanlibutan, walang iba kundi si Kristo. Meron pong paalala po sa atin ang Apostol Pedro. Ang layunin po, bakit po sinulat ni Apostol Pedro ang ikalawang Pedro, upang paalalahanan ang bawat mga mananampalataya. No? Ganon din naman po sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay paalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ano ho, na kung saan meron po tayong tinanggap sa Panginoon. Meron na po tayong pananampalataya. Meron na po tayong buhay na walang hanggan. Pinapaalalahanan po tayo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Sasabing ganon, kung muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. So verse 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nakakalungkot po, ano, sa panahon natin ngayon, lalo na napipinto na po ang pagdating ng Panginoon. Laganap na rin po yung mga mananampalataya dati na tumalikod sa Panginoon. Laganap po yan. Sabi po ng salita ng Panginoon, ano, na ang pag-ibig ng marami ay manlalamig bago po dumating yung dakilang araw ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga, isang paalala sa bawat isa sa atin, ano, na mag-ingat tayo at bantayan natin ang ating pong mga sarili na baka mahalubiluhan tayo at madaig muli ng kasalanan. Kaya nga, salamat sa Diyos, meron pong salita ng Panginoon upang liwanagan yung ating pong mga direksyon at mga pagpapasya. Ang bawat tao po ay, sabi po ng Santiago chapter 1 verse 14, sabi ganun, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ulit ko po, sabi po, natutukso ang bawat tao kung sila ay nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Parang sa sales talk po yan, eh. Nasa sa inyo po yun kung bibili po kayo nung ibinibenta. Kasi minsan kahit na napapabili tayo, no, dahil sa ganda ng sales talk, ganun din naman pagdating sa, ano, sa tukso o sa inaalok ng kaaway. Kadalasan, ang inaalok ng kaaway ay puro magaganda. Laging maganda sa paningin natin. Laging maganda sa paningin ng tao. Kaya nga, kapag ka ang tao po ay nahikayat, no, sabi ganoon sa verse 15 ng Santiago chapter 1, kung magkagayon ang kahalayan, no, kung maipaglihina, ay manganganak po ng kasalanan. Kapag ka sobra-sobra na po, no, yung urge ng kasalanan, ano, ang nangyayari po ay natatangay na. Kaya sabi ganoon, at ang kasalanan pag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya naman, sabi po ng salita ng Diyos, huwag tayong padaya, mga minamahal na kapatid. Huwag tayong padaya sa kaaway na meron na tayong
buhay na walang hanggan. Maganda na po yung kalalagayan natin ngayon. Nilipat na ng Diyos yung ating pong kalalagayan mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Huwag tayong padaya, mga minamahal na kapatid. At ang paalala po sa atin Epeso chapter 4 verse 27, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang Diablo sa ating buhay. Huwag na huwag po nating bibigyan ng daan ang Diablo sa ating buhay. Kasi kapag binigyan natin o binigyan ng isang tao ng pagkakataon si Satanas, kahit sa pinakamaliit na oportunidad, hindi po siya papayag na kapag pumasok po siya sa buhay ng isang tao, hindi po siya papayag na lalabas po siya na wala siyang napapatay, nananakaw, at nawawasak. Ano po bang papatayin niya sa atin? Papatayin niya sa atin yung relasyon natin sa Diyos. Ano pong nanakawin niya sa atin? Yung panahon natin. At ang wawasakin po niya yung buhay natin. Babalik tayo sa dati nating kalalagayan. Huwag na huwag mangyari. Kaya, pinalaya tayo ng Diyos, mga kapatid, mula sa pagiging alipin ng kasalanan, huwag na tayong magbigay ng daan sa Diablo, no, upang maghari muli siya sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya maging mapagpigil ang bawat isa sa atin, maging mapagpuyat, at laging maging handa, no, sapagkat ang ating kalaban na ang Diablo ay gaya ng leong umuungal, gumagala at humahanap siya ng masisila. Sabi po sa 1 Pedro Kapitulo 5, talatang 8. Kaya nga, yung buhay natin ngayon kay Kristo ay isang napakalaking pagpapala kasi walang magbibigay sa atin, no, ng ganitong klaseng kalalagayan ng buhay kundi si Kristo lamang po. Huwag nating bibigyan ng daan ang Diablo, no, sa buhay natin. No, kasi tayo po bilang isang tao, nagkakasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Pero salamat po sa Diyos. Meron pong salita ng Panginoon na umaakay po sa atin, nagbibigay po sa atin ng liwanag at direksyon upang patuloy po nating matahak yung nais po ng Panginoon para sa buhay ng mga taong sumasampalataya sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Kaya nga, isang paalala po sa atin, no, sa aklat po ng 2 Corinto chapter 13 verse 15. 2 Corinto o 2 Corinthians chapter 13 verse 5 po pala. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sabi po, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin ninyo lalalaman na sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Purihin ang salita ng Panginoon. Ito po ay isang paalala sa bawat isa sa atin na kung meron man tayong pakababantayan ng higit, mga kapatid, walang iba kundi yung ating pong pananampalataya, yung sarili natin, no? Kamusta yung ating pong pagtitiwala sa Diyos? Kadalasan nababantayan po natin yung mga balita, no, sa iba't ibang dako ng daigdig, mga nangyayari po sa Pilipinas, ano ho. Wala pong problema doon. Pero kung meron man tayong unang pakababantayan, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, no, yung sarili natin at yung ating pong pananampalataya, yung relasyon po natin sa Diyos. Kaya nga, kamusta ang ating pong pananampalataya? At kung meron mang unang-unang makakasagot po niyan, walang iba kundi tayo din. Alam natin yung ating kalalagayan, kilala natin yung ating sarili, no? Higit sa lahat, kilala tayo ng Panginoon. Kaya, kamusta yung ating pong pananampalataya? Kamusta po yung ating pong pagpapahalaga sa ating pong pananampalataya? Ano ba ang ating pinapahalagahan? Ano ba ang pinapahalagahan ng tao? Meron pong paalala sa ang Panginoong Jesucristo sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 33. Ang sabi po niya ganun, ano? Ay datapot hanapin muna ninyo ang kaharian, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Na kung meron man tayong pagsisikapan o pahahalagahan ng higit, mga kapatid, walang iba kundi tayo po ay paghariang lubos ng Panginoon. Mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sa panahon natin ngayon, ano po ba ang pinapahalagahan po ng tao? Ang pinapahalagahan po ng tao ngayon ay para lamang po sa may kinalaman lamang po para sa buhay po na ito. Pagkain, damit, material na bagay. Tapos saan, hindi naman 'yan yung pinahalagahan ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinahalagahan po tayo ng Panginoong Jesucristo
namatay siya para sa ating mga kasalanan. Kaya kapag pinapahalagahan po natin yung ating pong pananampalataya, yung ating pong relasyon sa Diyos, dapat po pinapriority po natin yan. Dapat po pangunahin po siya sa buhay natin. No? Sa bawat araw ng buhay natin, kung meron man tayong papahalagahan, no, yung relasyon natin sa Diyos. Lagi tayo nagnanais na makipagniig sa Panginoon, magbukas ng salita ng Panginoon, hindi lamang para masabing tayo po ay nagbasa, kundi maging malalim sa atin, ano, yung bawat mensahe ng Panginoon, kasi nais po ng Panginoon na bigyan tayo ng maayos na direksyon sa bawat araw. Katotohanan po, malikot po yung ating pong kaisipan. At pag wala pong salita ng Panginoon na nakalagay sa ating kaisipan o nakatanim sa ating puso, higit sa lahat mga kapatid, no, dadalhin tayo sa mga pagpapasya na hindi alinsunod sa kalooban ng Panginoon. Kung ano yung pinupuno natin sa ating pong sarili, yun po yung magdadala sa atin sa ating pong mga pagpapasyahan. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, no, pag sumakita natin ng higit sa lahat na tayo po'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag na lamang po sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, ano, sa kanyang pong mga salita na patuloy nagbibigay sa atin ng kaunawaan patungkol sa ano ba yung dapat nating pahalagahan. Kapatid, pinahalagahan tayo ng Panginoong Jesucristo. Kung naiintindihan lamang po natin o kung mauunawaan lamang po ng isang tao o ng isang mananampalataya yung halaga na binayad ng Panginoong Jesucristo para tayo po ay maligtas, tiyak na magtutulak po sa atin ito para mas lalo rin pahalagahan ang Panginoon at magtalaga ng buhay sa Kanya, sumunod sa Kanya pong kalooban. Kaya nga, kung ito po ay mahalaga, kung ang pananampalataya po natin, ang relasyon po natin ay mahalaga, pinapriority po natin ito, ibig sabihin, pangunahin ito sa buhay natin. Pangalawa, kapag ka mahalaga, ito po ay ating pong pinaglalaban. Pinaglalaban to the point na kung saan ito na po yung pinangahawakan natin sa buhay natin. No? Pag sinabing pinaglalaban, handa mong iwan ang lahat. No? Handa mong iwan ang lahat para lamang dito. Katulad ng ginawa ng mga alagad, iniwan nila ang lahat, no? Makasunod lamang po sa atin pong Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, no, sa bawat isa po sa atin, meron tayong pagkakataon sa bawat araw na binibigay ng Diyos na suriin yung ating pong sarili. Kung tayo ba ay nangasa pananampalataya pa. Subukin ninyo ang inyong sarili. Sabi ng ni Pablo sa ikalawang Korinto, subukin natin yung ating pong sarili kung tayo ba ay nasa pananampalataya pa. Kaya nga, pinag-iingat tayo ng Diyos, no, na huwag na tayong mahalubiluan ng daigdig na ito. Bagamat tayo po ay nasa daigdig na ito, no, pero hindi na tayo dapat nakikiayon sa takbo, prinsipyo ng sanlibutan ito. Parang yung isda na galing po sa dagat, kahit na siya po ay galing sa dagat, ano, hindi po siya contaminated ng alat ng dagat. Katunayan po, kapag niluluto po natin yan, ano, yung mga isdang galing sa dagat, nilalagyan mo pa yan ng asin, nilalagyan pa natin yan ng asin. Pero galing siya sa dagat. Ganun pa man, hindi siya nahahalubilo, ano, hindi siya contaminated ng alat ng dagat. The same din sa bawat isa naman sa atin, mga kapatid. Meron tayong tinanggap na kapangyarihan mula sa Diyos na maglalagay sa atin sa isang katatayuan na kaya nating manindigan o ipaglaban yung ating pong pananampalataya, sapagkat meron po tayong kapangyarihang tinanggap mula sa Diyos. Amen. Kaya sabi po sa aklat po ng Epeso chapter 6 verse 10, ano ho? Sabi po ganoon, sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magpakalakas kayo, magpakalakas tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang ating pong kalakasan. Huwag tayong dumepende doon sa mga karanasan natin, ng mga nakaraan, ano ho? Kundi sa bawat araw ng buhay natin ay sikapin natin, naisin natin na patuloy tayong palakasin ang ating Panginoon. Kaya magpakalakas tayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. No? More than ability and strength. Hindi natin kayang gawin, no, sa sarili nating lakas kasi limitado tayo.
Pero sa tulong po ng Panginoon, mapagtatagumpayan po natin, no? Tayo po ay patuloy na makakasunod sa Panginoon sa tulong at sa kalakasang galing sa Panginoon. Kaya nga, meron man tayong ipa-priority sa bawat araw ng buhay natin, katulad po ng paalala po ni Pedro sa aklat po ng ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18. Sabi nga ron, datapat magsilago kayo, magsilago tayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapaglinaw. Manalangin sa umagang ito. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Purihin kayo sa inyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Nakilain po kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob po ninyo sa amin, aming Diyos, upang makapag-aral ng ipong mga salita. Niling po namin, Panginoon, ang kalakasang buhat sa iyo, Panginoon. Buhat sa ipong mga salita. Buhat sa ipong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy kaming punuin at puspusin, Panginoon Diyos, sa bawat araw ng aming buhay, sa pakikipagbaka namin, Panginoon, o Diyos. Hallelujah. Tulungan po ninyo kami at patuloy kayong magtagumpay sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po. Pagpalain po ninyo, o Diyos, ang lahat po ng mga sumusubaybay sa gawaing ito at patuloy kayong kumilos sa kanila pong buhay, aming Ama. Palain nyo rin po, Diyos, ang General Superintendent, Panginoon, ang Dora Faith Church and Bible School at ang mga kamanggagawa po namin, Panginoon, sa bawat distrito, Lord God, ng Dora Faith, aming Ama, simula District 1, Panginoon, hanggang District 9, aming Ama. Maraming salamat po. Dakilang Diyos, purihin kayo, dakilain po kayo, Panginoon. Balutan nyo kami ng banal mong dugo at pinagkakatiwala po namin sa inyo pong makapangyarihang kamay ang buhay ng bawat isa po sa amin. Marami pong salamat sa inyo po ang kapurihan, pasasalamat at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos, magandang umaga po sa ating lahat. Binabati po namin ang aming pong pastor, Pastor Luis Bailon, at ang lahat po ng mga kamanggagawa po namin sa District 9. Purihin po ang Panginoong Diyos, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan. God bless po sa ating lahat.